Nila alam na ang presidente, naghihirap na rin pag-alala sa buong bansa. Tapos ngayon, sisisihin nila ang presidente. Bakit daw nag-lockdown na naman? Alam nila maraming COVID. Wala naman pakialam si Duterte kung pakawalan nila ang tao eh. Basta walang hihingi sa kanyang tulong, di ba? Sadya. Okay lang naman sa kanya. Ganda mamay lahat ang tao. Walang hihingin tulong. Sige, tirahin mo yung mga taong yan. Buisit. Mga matitigas. Matitigas ang ulo. Tapos, iisang tao. Meron din na sa ibang parcel. Meron. Tapos, na ilipat mo muna lahat sa parcel. Ikaw mo yung parcel doon, cherry pie. Ayun, oh. Akala ko nakaupo sa may pintuan ng dipo. Ano pa masasabi mo tungkol sa mga tao sa Pilipinas? Inako! Pagtanggol mo si Duterte. Talaga! Pagtatanggol ko yung Pilipinas, ang buong kababayan. Kababayan? Kababayan si Duterte, Bisaya. Ang kababayan ko! Ang buong kababayan. O, lagyan mo ng ano? Kumuha ka pa yun pa! Nang tawag ito, paglagay pangalan. Daming naghihirap sa Pilipinas. Dito, ang dami ng pagkain. Walang malilaki na chile! Andyan, meron dyan. Ayan o, oh, laki-laki sa harap mo. Oh. Ayan o, oh, daming isda. Mga pang take out. Tapos, ayun. Diba, mga pagkain. At nag-order sila ng pagkain, hindi naman lang Majbus lahat. Take out tayo para ano. Ba't mo ilalagay dyan? Wala lang na parcel na malaki. Ang kulit mo rin. Ayun na. Maliliit yun. Sige. Continuous. Ano pa masasabi mo? Paparating mo kay Pangulong Duterte. Kawawa. Kawawa naman si Pangulong Duterte. Kagurang na ginagano ng mga tao, no? Nag-birthday nga yun. Ang liit-liit ng cake. Kala mo nang alam daw sa mga tao. Ha? At isahod niya. Binangmudmud ng alam niya. Kaya nga. Para na lang lolo natin yun si ano? Si Tatay Digong, di ba? Siyempre, si Vinci na may hit yan eh. Tapos gaganunin ng mga tao. Giyatay lang. Tapos mga tiwaling gobyerno pa. Hindi na ipisama. Buisit. Hindi sila naawa. Dapat noon pa kasi nag-presidente si Duterte. Kung kailan naman tumanda, tsaka na nasa presidente. Eh kasi siyempre, yung Davao ang inaano niya. Kailan lang ba natuklasin niya si Duterte? Ngayon lang naman. Siyempre, ang Davao, pinaganda niya. Lalako sa amin. Nasa Davao si MILF. Sabi ko, limpian ka. Huwag ka mapakita sa akin sa Manila, ha? Limon mo ka, MILF. Papamuhi kita. Sabi niya, umigil ka, Ima. Talaga, subukan mo magpakita sa Manila, papahuli talaga kita. Sabi sa akin na, hi, Madam Ima. Madam Ima ka dyan, visit ka. Sabi niya, ano trabaho ko dyan sa Davao? Sabi niya, na ako sa email. Yak! Huwag kang magpakita sa amin, ha? Pag pumunta ka ng Manila, huwag ka talaga magpakita, papahuli kita. Abnormal, sabi sa akin. Bakit yung mga NPA, mababait naman yung iba, ah? Mabait naman yun. Mga agents lang talaga sila sa ano. Kaso lang, ano talaga siya? Sabi ko, nakakatakot ka pala. Eh, may LA ka pala. Sabi niya, eh ano naman ngayon? Hindi naman kita papatayin. Hindi ko, bahala ka. Huwag ka makapakita talaga dun sa amin. Kay papahuli talaga kita. Hindi talaga papatayin. Eh, pupunta pa naman ako ng Maynila. O, sige, huwag ka magpakita sa akin na ako magpapahuli sa'yo. Kasi sinabi mo na sa akin na may LA ka eh. Sabi niya, sira ulo ka, Ima. Sabi ko, eh, bahala ka. Sabi niya, oo nga. Sabi ko, bakit kayo sumali dyan sa MILF? Sabi niya, kasi yung stepmom po. Nakubwisit ka. Bakit ka ba nakikisali dyan sa mga... Sabi niya, wala tayong magagawa. Wala pa natin takip. Sabi niya, wala tayong magagawa, eh, ma. Ay, huwag ka pumunta sa amin. Ipapahuli ka namin, ginging. Kasi kamag-anak yun ang kapit-tahay ko. Sabi ko din siya na palalasing ko ngayon. Sabi niya, iniwasan ko na yung pag-iinom eh. Kilala mo siya personal or hindi? Oo. Ayun ang pala eh. Tumira yan doon sa building at tinirahan namin. Dintik yan. Pinsan ngayon ang kamag-anak ng kapit-bahay ko.
Sabi ko, wala, walang hiya ka, bakit ka nag-imay? Sabi niya, eh, wala tayong magagawa. I-parcel mo pa nila, yung bilog. Sabi ko, huwag kang mag-ano. Sayang, maraming taong, ano ngayon? Yeah. Kahit sa gardener, ibigay ko yan. Ako, hindi yan. Kanino? Sa gardener. Oo, ang daming, alam na mga taong nagtatrabaho sa labas, baka walang pagkain yan. Nagtataga lang yan sila sa tinapay din natin. Oo, kaya. Lagi namin binibigyan ni Manny yan, o anong-ano, kahit tira-tira lang namin na ano. Oo nga, ako din, ay pag may natira kami doon, siya yung ating bahay. Pag marami akong dala, binibigyan niya sa labas. Binibigay ko doon, pinaplastik ko. Kasi yung mga trabahador na nagtatrabaho sa labas, mga gutom yan. Tinapay-tinapay lang ang mga nila yan. Siyempre, magkano lang naman sahod ng mga yan, tapos... Siyempre, titipirin pa nila yan. Ang tausan lang kaya sahod na ngayon. Tapos, siyempre, pagkain pa nga nila. Maghapon na titi sa inyo. Ko din yung ano, yung Indiano doon sa tabi namin na yung kirk. Kaya nga dito lahat kung anong-ano, kahit sa bahay naman may tira-tira kami na hindi na maubos, kahit kunti-kunti, pinaparsili yan yung mani, iniinit pagka umaga. Ito, tapos lagyan sana ito ng ulam, chi, ibigay. Mamaya, na nga kapag katapos na sa'yo, mamaya gabi. Ibigay mo kay ano, kay Nawas, ipabigay mo sa kapitbahay. Ito sayang. Sa atin nga, kung sa atin lang, malapit lang nga sa amin to. Sa atin. Ayan, tapos na kami magparsil ng mga pang-donate naming pagkain. Marami na makakakain ito. Aming donasyon. Dami kasi binili nila pagkain. Hindi namin kayang lamunin. So. Maraming thank you. Ganda rito lang ano ng ilaw. Puti sa akong camera. Bye! Sa inyo lahat!